Hello guys, meron nga pala akong gilipin tuna dito. Bale, isang kilo at kalahati ito ang timbang nito. Gagawin ko lang dito guys ay gagawin kong kilawin. At yung buto at ulo ay gagawin nating sinigang. Ayan guys, pinipili ko lang, tinatanggal ko yung laman para maiwalay dun sa buto. Ito na yung kabilang bahagi na nahiwa natin. Ito, kung nakikita nyo guys, ang pula-pula pa ng kating isda. Sariwan-sariwa. Yan guys, matapos ating hiwain, ito na yung ating laman na hiniwalay ko dun sa buto. At yung buto at ulo ay hindi masasayang to. Sasabawan ko ito mamaya. Katabi lang muna natin at lilinisin natin yung ating isdang laman. Tatanggalin ko lang yung tinik dito sa gitna kasi may tinik pa ito sa gitna na naiwan. Matapos nating tanggalan ng tinik o ng buto, hugasan lamang natin ito ng 2 beses. Pagkatapos, tatanggalan natin ang balat. Iiwalay natin yung balat kasi hindi siya pwedeng isama doon sa kilawin. Pagkatanggal natin ang balat, hiwain lamang natin ito ng maliliit. One half ang kapal, napakudrado. Ayan, ganyan lamang. At ito na guys, matapos ating hiwain yung ating isda, nalagyan natin ito ng suka, ibababad natin ito ng mga 10 minutes o higit pa. Magdadagdag pa tayo ng suka dito guys. Ang importante dito ay mas marami ang suka, mapawan yung ating isda. At ayan guys, ibababad lamang natin ito ng 10 minuto. At habang binababad natin ito ay maghiwa-hiwa tayo ng ating mga ingredients. At tulad ng sibuyas, siniwa ko na. At ganun din, maghiwa din tayo ng luya. Hiwain lamang natin ito ng maliliit. Tapos sa ganun ay makain natin ang luya at makakatulong pa ito pantanggal na lansa. At maglalagay din ako dito guys ng labanos. Maghihiwa din ako dito ng labanos. Hiwain ko lang din ng maliliit na medyo pakudrado.
Tapos ating hiwain itong mga gulay guys. Itong ating labanos, sibuyas at yung luya. Ito na yung ating dinapad na isda. Didrain ko lang ang suka. Kaya ako nga po pala dinidrain yung suka ay para matanggal yung lansa. Sasama na dun sa suka yung lansa ng isda. At hugasan ko pa ulit ito ng isang beses sa suka. Yan, bubuhusan pa natin ulit ito. At hugasan natin ulit. Itatapon ulit natin yung suka. Tapos kung ibuhos yung suka, buhusan ko lang ulit ito ng panibagong suka. Ito ay hindi na tatapon, ito na yung pinaka-asim niya. Maglalagay na tayo dito ng mga rekado tulad ng sibuyas. Maraming sibuyas, mas masarap. At yung ating tinatad na luya para siguradong walang lansa. Maglalagay din tayo ng pamintang durog. At yung ating chop na labanos. Ito guys, mas masarap to kasi pag kinagat mo yung ating kilawin, makakagat mo yung labanos, mas malutong-lutong siya ng konti. At ililipat ko lang dito sa mas malaking lalagyan para mas madaling haluin. Maglalagay din ako dito ng kalamansi, kalamansi juice. Tapos siling green na chinap ko lang din ng maliliit. Hindi na ako naglagay ng siling pula kasi ayaw ng mga bata. Kumakain kasi yung mga bata nito, ayaw ng manghang. Pero mas masarap itong may siling pula. At huwag niyo pala guys kalimutan na ito ay lagyan ng asin. Dahil munti ko nang makalimutan, maglalagay lang ako dito ng asin. Ganon din ang asukal na pula. At tapos, haluin ko lang ito ng maigi o ng mabuti para matunaw yung asin at asukal dito. At halos okay na yung ating kilawing ilupin. Ang ibang version na to guys ay pagkatapos na to, nilalagyan nila ng gata ng niyog, purong gata. Para mas masarap daw yung isang version yun. Next time gagawin natin yun. Na po yung ating kilawing ilupin at ililipat ko lang ito guys sa isang lalagyan na pwede natin takpan kasi palalamigin ko lang ito doon sa rep, doon sa baba lang para mas masarap siyang kainin. Nang sa ganun din ay mababad pa siya ng gusto sa rekado at siguradong marangas ang malasa to. Yan, tatakpan ko lang tapos ilalagay ko ito doon sa rep. At matapos guys ng kalating oras na pinalamid ko ito sa rep at ito na yung ating kilawing ilupin. Kakain na po tayo. Kain po tayong lahat. Yan mga kadagyaw. Salamat sa inyong suporta at panonood ng ating video. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe yung ating video mga kadagyaw. Yan po, maraming salamat ulit at ingat po kayong lahat. God bless. Kain po tayo.